Umapela ang health department sa mga food manufacturers na tanggalin na ang industrially produced trans fatty acids sa kanilang mga produkto. Ito'y upang matugunan ang issue ng heart disease sa bansa. Babala naman ng FDA ang hindi tatalima, may nakaambang na parusa. Si Jillian Jeronimo sa detalye. Rise and shine, Jillian. Pinaalalahanan ng DOH at FDA ang mga nasa food industry na i-reformulate at tanggalin ang industrially produced trans fatty acids o ITFA sa kanilang mga produkto. Ito ay bilang pagsunod sa DOH Administrative Order at FDA Circular noong nakaraang taon. Target ng kagawaran hanggang sa June 2023 na trans fat free ang mga produktong pagkain gaya ng margarine at instant coffee. Kahit saan ka tumingin dapat sa supermarket, alam mo na wala na siya doon. Sa pag-aaral ng DOH, mataas ang tsansang magkaroon ng sakit sa puso ang taong mahilig sa mga pagkaing mayroong trans fat. They contribute to heart disease, no? Essentially what we call a set of diseases called cardiovascular diseases or non-communicable diseases na makaka-contribute po sa pagbara ng mga arteries natin sa katawan, at alam natin kung nababara siya, pwede kang atakihin sa puso. Babala ng FDA, kakanselahin nila ang Certificate of Product Registration ng kumpanyang lalabag sa Administrative Order at Circular ng DOH at FDA kapag hindi sumunod sa deadline na June 18, 2023. Isang linggo bago ang State of the Nation Address o SONA, nanawagan ng health experts kay Pangulong Bongbong Marcos na i-certify as urgent ang trans fat free law upang matugunan ang issue ng heart disease sa bansa. Jillian Jeronimo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.